At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang panglabing isang kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Ang Pakikipagsapalaran ni Pedro dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Nahuli si da Pedro at di naman siya nakasakay sa jeep na papunta sa Santa Ana dahil nagpasama si Aurora sa kanya. Ginawa na nila ang lahat para di makasama, pero nagkumilit pa rin si Aurora na di mahindian ni Pedro. Inalyayahan ni Aurora si Pedro sa kanilang bahay at doon siya naghapunan sa kanila. Ngunit gumawa uli ng paraan sina Rey Dahias at Marico para di magkaalis si Pedro. Pero gumawa ulit ng alibay si Pedro na masakit ang kanyang dya at umalis siya papunta pa rin sa kinaroroonan ni Aurora. Sa pagpunta niya doon, hinadap niya si Aurora at tinignan niya sa loob ng bahay. Ngunit ang akala niya na si Aurora ang nasa tabi ay puno. Ngunit ang nakita niya ay may kalahating katawan si Aurora. Si Aurora pala ay isang aswang. Ito na nga yung bahay ni Aurora. Aurora! Aurora! Ang tahimik naman dito. Ba't yung mga aso maalong? Ay naku, ano ba to? Di ka lang mabait sa akin. Di na ko pupunta. At bubustit kina Mariko at si Hias. Buti na lang nakagawa ko ng paraan para makatakas sa kanila. Nasaan na kaya yun? Aurora! Aurora! Andito na ako! Baka di niya marinig. Nakabukas ang kanilang bahay. Siguro nasa loob at di niya ako marinig. Aurora! Wala talaga. Sisilipin ko doon sa silid niya. Aurora? Aurora, you! Dito na ako! Yan naman, nagtampo siguro siya. Sa labas na nga ako. At baka nahihirang. At nagtatago doon sa may puno. Ano ba to? Alalong ng alalong itong asong to. Nakakatakot talaga dito. Ayan, malapit na ako sa puno na pinagtataguan niya. Aurora, huwag ka nang magtampo. Andito na ako. Sorry kasi, nalit ako ng dating eh. Aurora? Ha? Ano to? Kalahati ng katawan? Hindi! Hindi! Aurora, ikaw ba yan? Oo. Ako nga. Ngayon, lalamunin ko ang puso mo. Niloko mo ako, Aurora. Niloko mo lang ako. Ikaw ang manluloko. Kayong mga lalaki ang manluloko. Paiibigin niyo ako. Tapos, sasaktan niyo lang ako. Kaya lalamunin ko na lang ang mga puso niyo para di kayong makasakit ng kagaya ko. Wala sa akin ang kwentas. Aurora, wala akong kasalanan sa'yo. Ibang babae meron. Alam mo, narinig kong usapan ninyo ng kasintahan mo sa telepono. Kaya nang nalaman ko na may kasintahan ka, mula noon, sinabi ko na sa sarili ko na maghihiganti ako.
paiibigin kita at ikaw ang isusunod ko. Ang ibig mong sabihin, pinlano mo rat ito? Oo, lahat. Lahat plinano ko. Pati ang pagtatrabaho mo sa hotel na yon. Nakaplano lahat para maghiganti. At makilala ko ang mga katulad mo na manluluko. Mga lalaki na walang kwenta. Mga lalaking nananakit ng mga babae. Ngayon, akin ka na. Akin na yung puso mo. Pedro, ang kwintas mo. Sinong mga yan? Mga pakialamera. Salamat. Tama-tama. Gagamitin ko yan. Andun sa punang katawan ni Aurora, lagyan niyo ng kabo para di na siya mabuo ulit. Lalabanan ko siya hanggang mag-umaga. Ako nang bahala sa kanya. Halika na, Mariko. Bilisan mo! Ako ang harapin mo ngayon, Aurora. Ito ang para sa'yo. Sakala mo, matatalo mo ko. Sir. Diyan ka nagkakamali. Ikaw wala kang pakpak. Ako meron. Matatalo kita. Yun ang akala mo. Kahit wala akong pakpak, kaya kitang talunin. Sige. Sumuntok ka lang sa hangin. Exercise lang yun. Ito sa'yo! Dalian mo, Mariko. Ang bagal-bagal mo. Baka bumalik na yung babae dito sa katawan niya. Malapit nang mag-umaga. Bilisan mo! Anong gagawin ko, mahal na Rena? Ilagay mo yung abo sa kalahating katawan niya. Sige na! Mahal na Rena, kaya ko po ba? Ang laki na lalagyan eh. Dalian mo. Huwag ka nang maarte. Halika, bubuksan natin. Okay. Ayun. Nabuksan na natin. Ilalagay na natin yung abo. Ano ba to? Abo talaga. Naku, Pedro ka. Ngayon lang talaga ako nakatikim ng abo. Dalian mo na, ang dami mo pang sinasabi. Para di na makabalik ang kanyang kalahating katawan. May lahingang half-half si Aurora kung ganoon. Sikat ng araw. Sana nalagyan na niya Hiyas at Mariko ang kalahating katawan ni Aurora. Kailangan ko nang makabalik sa aking katawan. Kung makakabalik ka pa. Huh? Asin at abo? Hindi. 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 Masisikatan na ako ng araw. Hindi! Kita mo na ang nangyari. Dahil sariling kaligayahan lang ang iniisip mo. Tama kayo. Nagkamali ako.
Kaya patawad. Dahil tao lang ako. Kailangan pa bang maging Diyos o engkanto para makaiwas sa mga pagkakamali? Sorry na. Salamat sa tulong nyo. Kung hindi dahil sa inyo, baka kung ano nang nangyari sa akin. Nandito kami para subaybayan ka at ilayo sa panganib. Anong ginagawa mo? Anihin mo yan. Parang pakpak lang ng manok ka. Babaunin ko sa pupunta natin. Ito ang nagsisilbing paalala na minsan ay muntik na akong mawala dito sa mundo. Muntik na akong mapahamak dahil sa sarili kong kahinaan. Sige, tara na. Halin na kayo. Boss, alam niyo bang tira ni Susan? Si Susan Malik? Halika. Sige ka, alam ko yun, halika. Malayo ba dito? Malayo ng konti, pero alam ko yun. Sali ka na, sumangay ka na. Sige po. Huwag kang magalala. Basta, mga tao dito sa Santa Ami, kilala ko silang lahat. Ayan na! Magtatanong lang po kung anong nangyari sa kanya. Yung pandurukot sa kanya ng mga darakit nun. Reporter ka ba? Hindi namin pinag-uusapan ang mga nangyayari na yun. Hindi po ako reporter. Dinukot din ng mga darakit nun ng tatay ko. At itatanong ko lang kay Susan kung ano at saan ang daan sa mga darakit nun. Bahala ko kasing sundan ng aking ama. May matapang ka la. Iho, matapang ka pa. Pinabilan mo ako eh. Sana kasing tapang mo ako. Pwede ko ba siyang makausap? Importante lang po. Wala siya rito. At isinama siya ng mami niya sa Manila. Hindi siya masyadong dumadaraw dito eh. At hindi namin matukoy. Bakit bigla-bigla lamang siya nangihina? Magtatagal ho ba siya? Kailan pong uwi niya? Hindi ko pa masasabi. Hihintayin ko lang ang abiso ng aking asawa. Ayan ang bayan na yan, no? Salamat sa iyo at dito ka tumuloy. Ako nga ang dapat magpasalamat sa iyo eh. Dahil pinatuloy mo ako dito habang hinihintay ko si Susan. Nako, ang sabihin mo, ako ang dapat magpasalamat sa iyo. At sa akin ka tutuloy. Total, mabait na yung kapre. At pinatay mo pa yung manananggal. Sikat ka rito. Lalapain na sana ako nun. Kaso, naunahan ko. Kahit na nadali mo pa rin yun. Basta importante, nakatulong ka sa amin. Ano yun? Nangihinalo na yung may-ari ng bahay na yan. Isang principal dito. Pero may usap-usapan dito na napuruhan si Madam Salon.
Napuruhan? Oo. Eh, ang sabi ng mga taga rito kasi, na may alam. Nagiging aswang daw siya yan. At laging nakakatakas. At bakit hindi naman siya nahuhuli ng mga pulis? Alam mo, ginagalang yan dito. At kinatatakutan. Ganun ba? Oo. Halika na. Halika na dito sa bahay, pare. At pasensya ka na. Medyo maliit ang bahay ko eh. Halika, tuloy ka. Maawa na kayo. Ayoko magiging aswang. Pati yung anak ko, ayoko magiging aswang yung anak ko. Di pwede. Kasi ako ay may anak. Ayoko na mapaya siya. Ako rin. Ayokong sabihin ng mga tao dito at malaman nila na ang kanilang kulaparo ko ay isang aswang. Lalo ako, isa akong ginagalang na guro. Ako na. Anong sasabihin nila sa akin kung magiging aswang ako? Isasalin sa akin ay ayoko. Hindi pwede. Kung na lang, kung ayaw ninyo. Wag. Wag, anak. Ayoko na isalin sa iyo ang magiging aswang. Bata ka pa. Ayoko na masira ang iyong kinabukasan, anak. Pagod na ako. Ayoko na. Maawa kayo sa akin. Maawa na kayo. Ayoko na. Hi. Hello? Ikaw pala yung sinasabi nila na Pedro? Di ba ikaw yung pumapatay sa aswang dun sa bayan ng Santo Martin? Ha? Tiyamba lang yun. Bakit ba? May sasabihin sana ako sa'yo eh. May pabor sana akong hilingin sa'yo. Sana matulungan mo ako, Pedro. Ano ba yun? Kung okay ba, bakit hindi? Kung kaya ko. Pag di ko kaya naman, sorry na. Matagal na kasi itong problema namin na pamilya. Gusto na rin namin mapuksa yung aswang. Ha? Pwede ba na patayin mo na ang aking lola, Pedro? Ano? Ipapapatay mo sa akin yung lola? Bakit naman? Isa pa, di ako mamamatay tao. Ano bang iniisip mo? Tulad ng napatay mo sa San Martin, ang lola ko ay isang aswang. At yun ang aming problema at kinakatakutan. Pag inaatake siya ng pagiging aswang, alam mo na. Alam ko na mahirap intindihin. Mahirap paliwalaan, pero totoo. Totoo ang nababalita sa amin dito tungkol sa lola ko. Gusto na namin makasan. Tulungan mo sana kami, Pedro. Ang hirap naman ng sitwasyon mo at ng pamilya mo. Alam mo, hindi magandang biro yung sinasabi mo eh. Hindi ako nagbibiro! Aswang talaga ang lola ko! Kagabi nga, nahuli silang pamilya na inaaswang niya. Binagtutulungan yung lola ko. Binagbog at siraksak. Kritikal ang kalagayan niya, pero hindi siya pwedeng mamatay. Hanggat hindi niya may sasalin ang kapangyarihan niya sa magiging aswang. Paano niya may sasalin? May bertod! Yan ang tinatawag nilang bato. Isasalin niya sa'yo. Sobrang palakaibigan ang lolo ko. Kaya mahal at nire-respeto siya ng mga taga rito. Hanggang sa makipag-inuman ito sa isang may lahing aswang. Sabi,
nakikipagsapakan ako ng dahil dyan. Hanggang ang kumitwang nakakita. Kaya ikaw nang bahala sa lola ko, ha? Alam mo, mahal na mahal ko ang lola ko. Pero tulungan mo ako para matapos ng paghirap ng aking lola. Matutulungan kaya ni Pedro ang lula ni Boy. Magili naming tagapakinig. Abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Ang Pagkikipagsapalaran ni Pedro dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Mayra Abrihal Narnola, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.